Ito yung mga kapatids, for today's vlog, siyempre daily routine tayo. Kain ko muna pa. Muna sayang na naman tubig. For today's vlog, so nagawa na natin yung daily routine natin. So today is a third day morning at meron tayong loading. Second lap pan race natin. So nasa 158 kilometers na yun or 155. So nasa exciting part na tayo ng training. Ayan. So mga kalapatids, so mangyari, hindi naman tayo nag-entry na ng pan race dahil hindi na natin maaabangan yung ibon. Medyo late, 9 o'clock na yon, possible dumating yung mga ibon, possible Sunday. Pero sisikapin ko pa rin na maabangan sila hanggang eksaktong alas 9, bukas yan Sunday. Ayan. So nasabi ko na nasa exciting part na tayo ng training kasi nga, ayun yung air distance ng 155, dyan na nagsisimula o tumutuldok yung mga short distance na mga ibon at papasok na yung mga middle distance na mga ibon. At the same time, malalampasan nila yung 150 plus up to 250 plus na air distance. Yun na yung possible na long distance bird na mga ibon natin. So meron naman tayo dito mga proven na long distance. Meron din tayo mga bagong susubukan na mga breed natin na lahi. Although may mga pasok ng mga long distance yun, pero syempre performance based pa rin tayo babase. Ayan. So yung mga kondisyon na ibon natin, ayan, nag-drop na naman sila ng mga bagong dumi. Tapos yung naiwan natin na huling batch ng ibon na isasama natin sa possible SDR. Next year pa naman yan. So ito nga si Weapon 11. Siguro magsisimula tayo ng training tossing para sa first batch ng ating South, baka October or mid-October. Ayan. So sa ngayon, mamayang gabi, pag-uwi natin galing sa trabaho, magkakarga nga tayo ng ibon. Ayan. So, daily check tayo sa mga ibon kasi napaka-importante ng panahon na to. So, nandito na yung time na dapat pick na sila. Condition na halos yung mga ibon natin. Namumuti na yung mga ilong, di ba, namumulbos na yung balahibo. Ganon din yung mga paa nila. Nakikita nyo na yung sintomas ng pagiging kondisyon nila. Kasi kung hindi pa, mahihirapan na naman tayo makakapagpa-uwi. Especially ng duluhan. So, siguro makapag-garga ako ng ibon mamaya mga around 9 PM or 8:30. Depende kung ano oras tayo makaka-uwi. Kasi nga, traffic pabalik dito sa Bulacan. No? Kagaya agabi, sobrang traffic. Ayan. Ito yung susubukan natin sa north. Ayan. Kilala nyo naman yan. So, yung mga nauuna natin ng mga ibon, lagi, ito, yung lahi nito, ninja pandagit, kasama yung anak niya. Ayan. So, performance-based tayo, gaya ng sabi ko. So, bahala na si Batman. I mean, bahala na sila. So, ito lang yung proven long-distance bird natin. Ayan, based dun sa huli nating content. Ito pa rin nga yung lahi no Javier Leite ko na proven sa loob ko na. Pero the rest, ibang mga bloodline galing din naman sa mga kilalang pansir tsaka breed na rin natin, yung iba proven naman din talaga na long distance. Pero sabi ko nga, depende yan sa mixing ng ano natin dugo eh. Kumbaga nagmix-mix na tayo ng mga dugo ng mga bloodline dito. So performance based na tayo sa ngayon. So sana meron makaabot ang gandulo at sana makapagpa-complete locking na tayo. Ayan. 75 years later. Update tayo sa mga ibon natin. So nandito tayo ngayon sa Robinson SM Purview 10 kilometers. So ito lang yung pwede ko maitulong sa mga wires natin para mapanatili natin sila sa peak condition sa lipad, no? So mamayang gabi mag-aarga tayo. Second lapan race, 153 kilometers air distance Santa Fe. Ayan, north. So 1 month na lang or 4 weeks na lang, derby na. Yun, first bird natin, Japan Dagit. Ayan, no? Asang hangin, no? So single tossing muna tayo. Ayan, solo-solo muna. Okay, sana maging maganda yung panahon bukas. Second bird, white top. Ayan. Na naaninag yung unang pinakawalan natin. Mukhang dumiretso na.
Third bird, Franco. Okay. Ewan ko lang kung magtatagpo-tagpo pa sa himpapawid tong mga to eh. A few moments later. At syempre, para sa ating last and final bird, si Lakas Tama na nagpupumiglas. Ang hirap nila hawakan, bukod sa lalaki ng katawan, ang kinis ng balahibo, ang likot pa. Wala na. Ayun. Ano pa tayo dito? Mukhang magtatagpo yung iba sa air eh. Ayan, wala na, wala na. Ayan na. The next day. Oh, good morning, mga kalapatids. Dito tayo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Panahon dito, ayan, maliwanag na. Kanina, napakadilim. Kaya naghintay tayo ng oras. Release natin, 7:20. Oh, 7:20, oh sige. Alalay lang. Sunday morning na, nakita nyo naman yung release ng ating mga ibon. Ayan, 7:20, medyo late na nag-release yung club, gawa ng makulimlim nga dun sa mismong location. So ang siste, eh, papasok na tayo ng trabaho. So auntie mano, hindi ko na maaantay yung mga ibon, kaya eto, kumain naman na yung mga warriors natin dito. So matitira na gutom, eh yung galing natin sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. So eto yung pagkain nila mamaya. Ayan, so ma-update ko kayo siguro pag uwi ko na mamayang gabi. Nandito na rin naman yung inumin nila, Bitmin Pro. So, sana makauwi ng ligtas yung apat na ibon natin. Ayan, ito, yari na naman to. Magkakarambola na naman sila dyan mamaya. May nagpa-perch dito yung mag-asawa, si Lakas Tama, tsaka si Japan Dagit. So, maganda naman yung panahon. Medyo slight makulimlim lang talaga. Ayan, at ito, today is September 1. Papatugtog na sila ng Christmas song dito sa kabila. So, abang tayo mamaya pag uwi, gabi. 75 years later. So, yun mga kalapatid, time check 7:53 PM. Ayan, kauwi ko lang mga kalapatid. Check natin yung hindi natin naabangan na ibon kanina galing sa Santa Fe. Ayan, sinari na ngayon ang kabang. Tapos ito yung iniwan ko na boots nila. Ayan, magkanap na yun doon. At ayun, no? Bumungad na agad sa atin yung ating mga ibon. Ayan, si Franco, si White Top, si Lakas Tama, at yung kanyang kapares na si Japan Dagit. Ayan, boots, kompleto tayo. Ayan, bukas ko na sila i-check kung kamusta yung mga katawan nila or baka meron sila mga problem, pero tingin ko okay naman. Papahinga na tayo. Bukas, check natin sila.